Karena kuy beri di mo kay bigyan din dito kay ano tao ba ida? Yes, IPSC namin sir. IPSC mo? Yes sir. Yes. Aso, ha? Tumbag yun. Black 45. Ay, dito pala. Ay, ay, mali pala ako. Yung pinipirmahan ko yung pala sa award eh. Dito pala ako dapat magpirma. Okay, ito. Papirma ka lang? Kailangan, pag meron kayo ito, hindi ka na matatalo, ha? Panalo ka palagi, boom! Ikaw makauna doon sa kalaban, ha? Ha? Kawan, kawan. Pagpagaling ka, ha? Pagpagaling ka. Pagpagaling ka. Pagaling ka. Ito, ibigay ko sa'yo. Huwag ka umiyak. Ikaw mo ito. Sir, ito ibigay? Yes, sir. Ako na po sa matigil. Sa pili ni mo na ako ibigay, hatag kayo para sa inyo magkuha sa Davao. Sa posible, hatag niya sa inyo, ha? Oo. Gwapo niya, 45 niya siya. Black 30. Relax lang. Oo, okay. Ha? Ano gusto mo sabihin kayo? Imong gibuhis, imong kinabuhi para lang sa atong trabaho, di ba? Usa dapat maayo ka, maayo nimo padayon sa atong trabaho, ha? Oo, ayon sir. Masalamat sa Ginoo nga gibuhi kaniya. Oo, ayon po sir. Mag-ampot ta, ha? Oo. Sige. Relax lang. Ayon sir. Ng ating bansa, kasi sila po nasa barangay. At sila po ang nakakaramdam kung mayroon mga pagbabago na naidulot itong ating gira laban sa Gruga. Kaya sa mga barangay kapitan po, maraming pong salamat sa inyo, sir. Ma'am. Sa ating mga surrenderos, reformers, mga gusto magbabagong buhay sa ating lahat, magandang umaga po. Gusto ko lang kayo sana bigyan ng kunting background kasi karamihan sa inyo hindi ito alam. Karamihan sa inyo, kung kayo man ay user, ang alam lang po ninyo kung paano makagamit ng shabu, paano makahanap ng shabu, paano makagamit, at paano maging high. Yun lang po nasa utak ninyo. Yun ang alam ninyo. Doon naman sa mga pusel, ang pinag-aabalahan nyo, paano makakuha ng supply, paano makabinta, at paano magkapera sa pagbibinta ng druga. Hanggang doon lang. Lingig sa kaalaman ninyo. Ito yung chance na para malaman nyo. Hindi ninyo alam na kayo pala yung biktima na sa napakalaking problema ngayon sa ating bansa. Hindi lang po kayo, buong Pilipinas, napakarami na po ang kagaya ninyo. Kaya, kayo'y ginagamit ang instrumento. Kayo'y ginagamit ang instrumento. Ito mga malalaking tao, ito mga drug lord na andito ngayon, sila ang yumayaman, sila ay maganda ang pangangatawan, maganda ang kanilang buhay, dahil sila ay hindi gumagamit ng droga. Sila, walang problema, hindi nahuhuli ng pulis, hindi napapatay ng pulis, dahil sila hindi umahawak ng droga. In other words, malinis sila na malinis. Pero, nag-i-enjoy sila sa pera na dumarating sa kanila, na pera na nagagaling sa inyo. Pera na nakakasira sa inyong utak. So, masaya sila.
Kilala mo siguro ninyo kung sino mga drug lord dito. Alam, gusto niyo patayin? Sino patayin? Patayin niyo. Pwede ba kayo pumatay? Dahil wala ba kayo? Kayo man ang biktima. Kami, nasa polis kami, kailangan namin maghanap ng ebidensya. Kailangan namin kung ano-ano gagawin namin para lang mapindown itong mga gago, mga drug lord na ito na matagal nang nagpakasasa, matagal nang nagpayaman at your expense sa inyong ikikinasira. Kaya ngayon, kung gusto ninyo, kilala mo yung sino drug lord dito, di ba? Puntahan ninyo. Buhusan ninyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan ninyo. Pakita ninyo na galit kayo sa kanila. Ito ang mga tao na ito, matagal na, nagpapayaman. Kayo, ano? Lumiliit ang iyong utak, natutunaw ang iyong utak, natutunaw ang iyong mga ngipin, ang iyong mga jaw, ang iyong mga gums, natutunaw sa kagagamit ng shabu. Yung pusat naman, namamatay dahil naikwento ng pulis pag i-bypass operation. Kayo ang namamatay. Ito mga drug lord, ang ganda ng bahay. Kinukontrol pa nila yung politika. Marami ngayon sa buong Pilipinas, itong mga narco-politicians, sinahawakan nila ang politics ng Pilipinas. Ang daming mayor ngayon na kontrolado nila yung drug trade sa kanilang lugar. Marami sa buong Pilipinas. Ang dami na nag-surrender sa akin. Marami. Marami. Meron pang gobernon. Ang pulis. Nakita niyo kung gaano kalala ang problema natin? Mga pulis mismo, sila mismo nagbibinta ng droga. Nanguhuli, binibinta, tumatanggap ng pera sa drug lord. Ang mga piskal, marami tayong piskal na nababayaran. Kaya yung kaso ninyo, hindi nagpo-prosper dahil nababayaran na ng piskal. Meron kami inibisigan nila piskal, isang piskal na-discovery namin sa kanyang bank account every month or every year, may pumapasok na more or less 600 million pesos. Ganun kayaman. Saan ko kuha ang pera yung piskal na yan? May mga judges na pasok na kayang bayaran bilang yung kaso ninyo nadagdag absoluto dahil nababayaran nila. Huwag na tayong mamalinis. Tayong lahat may kasalanan dito ngayon. Bakit nagkaganito ang Pilipinas? Bakit tayo? We have to blame. Ako mismo, ibiblame ko sarili ko. Bakit hindi ko pinatay yung mga pulis na kilala ko na mga tatong sa droga? Kasalanan ko yun. Bakit ko pabinuhay yung mga gago na pulis na yun? Kasalanan natin lahat ito ngayon. Merong isang, kung hindi ninyo alam ha, isang justice sa Supreme Court. Supreme Court na yan, pinakamataas. Pinakamataas na yan na korte sa Pilipinas. Tinitreat ng isang drug lord. Papatayin siya ng isang drug lord. Kawawa yung justice. Takot na yan, papatayin siya ng drug lord. At sino itong drug lord na nagtitreat sa kanya? Hindi in-check Pilipino na drug lord. At nasaan itong drug lord ngayon na nananakot sa isang justice sa Supreme Court? Nasaan itong drug lord na ito? Nakakulong sa bilibid. Tingnan nyo, ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa Pilipinas na yung isang huwis ng Supreme Court kayang takutin ng isang drug lord na nakakulong sa loob ng piitan ng bilibid? Wala na.
Hindi ninyo alam sa kagagamit nilang shabu, yung ating bansa ay nagiging narco-state na. Malapit na tayo sa punto na magiging Colombia tayo, magiging Mexico na nagahari sa kanilang gobyerno, sa lahat nagahari mga narco-politicians, narco-judges, narco-cops. Papayag ba kayo ng ganun? Hindi kayo papayag. Kasi alam natin, kukunti lang yan sila. Mas marami pa rin tayong mababait, matitino at agahangad ng isang malinis na Pilipinas. Kaya ngayon, dapat tayo'y magbago na. Tsansa na po natin ito ngayon. Tayo mayroong presidente na determinado na wakasan ang problema ng droga. This is a golden opportunity para sa ating lahat. Huwag ninyong isipin na kayo pusher, na kayo user. Ako hindi ko na isipin na ako isang pulis. Isipin na lang natin na tayo ay Pilipino at tayo'y awak-awak na sa ating bansa na sablak sa droga. Lugmok na Pilipinas. Noon, ang shabu ay kayang bilihin lang ng mga mayayaman. Ngayon, tayo'y binaha na nag-supply ng shabu na nagmura na ng gusto at sino pwede magkabili? Kayo. Bakit? Inami ba yung mayayaman kayo? Tayo'y puro mahihirap lang, di ba? Kayang-kaya bilihin ng mahirap na tao. So meaning, ang mga mahirap na tao ay ginagamit itong mga mayayaman. Sino yung mga mayaman na yan? Yan yung mga drug lord na ngayon ay bilang na yung mga araw nila. Bilang na mga araw nito mga drug lord na ito. At kilala niyo kung sino yung mga tao na yan, di ba? Kilala niyo yan. Sila ang sumisira sa inyo. Akala niyo masaya kayo? Dahil nagiging high kayo? Nagiging addict kayo? Masaya kayo? Hindi nyo alam na kayo pala ay nasisira na. Yung utak ninyo nagsiskrink na. Maliit na yung utak ninyo at hindi na yan babalik. Paliit na paliit yan. Kaya dapat huminto na kayo. Kahit hindi yan, baliw ako? Hindi ko kayo tinatakot. Ako po'y nagsasalita. Batay sa katotohanan. Katotohanan po ito. Ganyan. Kung hindi tayo aksyon ngayon, ating mga anak, ating mga apo, wala, what do you expect? Magiging addict rin yan. At kung lahat na ay addict, napakagulo ng Pilipinas. Ang krimen, andyan ang krimen palagi, kaliwa-kanan. Sa ngayon, dahil sa ginagawa ngayon ninyo na pagbabago, dahil sa ginawa niyo pag-surrender, na sana naman po ay huwag na kayong bumalik. Huwag na kayong bumalik. Dahil kung babalik kayo, wala kayong pupuntahan. Kundi mamamatay rin kayo. Mamamatay rin talaga kayo. It's either mamamatay kayo sa baril ng polis pag kayo lumaban, pag kayo ay na bypass. So pinakasiguro ko, mamamatay kayo sa kagagamit ng shabu. Walang pupuntahan yan. Mamamatay kayo. Kaya dapat magbago na kayo. Okay? Yes, sir. Itong ginagawa po natin ngayon, may pagmayabang ko po. Maniwala ba kayo sa hindi? Sa buong Pilipinas, ang krimen ay bumaba by 49%. Almost 50% ang krimen ang bumaba sa buong Pilipinas. Ang dahilan? Marami nang huminto sa kagagamit ng shabu. Ibig sabihin, pag
Marami humintos na gagamit ang sabon. Marami ng utak ng Pilipino tumitino. So pag tumitino ang utak ng Pilipino, malayo sa tsansa na gumawa ng krimen. So yan lang po. Yan lang po ang ating panjan, ating logic. Pag kukunti ang agad, kukunti ang krimen. Do you agree with me? Yes, sir! Naniwala kayo sa akin? Yes, sir! Kayo ba may mga anak? Yes. Gusto ba ninyo mga anak ninyo maliliit? Mabiktima ng rape? Yes. Mabiktima ng rape ng mga siraulo? Yes. Hindi kayo papayag. Hindi kayo papayag. So sana po tuloy-tuloy natin, pagbabago natin. At ito pa, bago ako huminto dito sa aking pagsasalita. Alam ko marami sa inyo nalulong sa siyabo dahil kulang kayo sa komunikasyon kay Lord. Nakakalimutan na rin yung pong may kapal. Panahon na ito para bumalik kayo kay Lord. Magdasal kayo palagi. Magsimba kayo. At reconnect with the Lord. Walang ibang pupuntahan. Kahit anong gagawin mo niyang rehabilitation, kung empty pa rin yung puso mo, ang puso mo ay walang laman, emptiness inside your heart, ang pagkukulang na yan, yung connection mo with the Lord, babalik at babalik pa rin kayo sa siya mo. Na dapat ngayon, mag-start na kayo magdasal, pumunta sa simbahan, at kausapin si Lord, na Lord, sana, tulungan niyo po kami hindi na babalik sa aming dating gawin. Kahit nagutom na kami, hindi talaga ako magbibinta na ng sabot. Bahala na. Maghanap na ako ng paraan. Hindi na ako mabalik sa sabot. Ayos ba tayo? Hindi ko po kayo tinatakot dahil kayo'y kapwa Pilipino lang. Hindi na ito panahon para magtakutan. Panahon na po ito ngayon na tayo'y magtutulungan. Tulungan natin ating isa't isa. Tulungan natin ang ating isa't isa. Pero huwag niyo kalimutan yung mga drug lord. Ha? Yung mga drug lord na yan. Dapat may kalalagyan yan. Di ba? May kalalagyan talaga dapat yan. Kaya relax lang kayo. May kalalagyan talaga yung mga drug lord na yan. Maraming salamat! At sana, after 6 months, 6 months na akong binigay na taling sa akin ni Presidente Duterte na tapusin itong problema sa droga. Sana after 6 months, makikita ko kayo na maganda na yung mga mukha, bilog na yung mga mukha, nalagyan na ng laman yung mga pisngi ninyo, ha? Naliligo na kayo araw-araw, ha? Sana after 6 months, babalik ako dito. Ibisitahin ko si Mayor at bisitahin ko kayo, isa-isahin ko kayo. Titingnan ko kung meron na ba talagang pagbabago sa buhay ninyo. Maraming salamat at magandang umaga sa atin lahat. Expressing to the good general, the man of the hour outside the president of the Philippines, sa subong ng mga inadlaw sa bilog ng Pilipinas, wala na sa ibang pang celebrity, kundi si General Bato de la Rosa.
Agree or disagree? Agree! Kahit na iniwan, agree or disagree? Agree! Okay. Sugot na kami sa ito na after 6 months, mabalik si General, makita. Kamu, guwapo na mo! Sugot na kamo? Yes! Okay. General, I will not take... I will not make this long. May magpa-selfie ko na ano ito. Padakop na gani. Kadaan mo mo. Ariskohan na lang. May arap na lang makaselfie. General, alam mo, before you came, they were so happy when they learned that you were coming. We know there will be a lot more of this assimilation in the Republic. But what makes this different from all the rest is that you are with us in flesh and in blood. Palakpakan ng General. So of course, pasalamat natin na pati kayo nini tungod kay General Kapa na nagtawag kay General Mato. Tag ang presensya ni General Gumban, ng bago na ito niya Regional Commander.